Uy, Mark, libre mo naman ako, oh. 20 pesos lang. Nilalaman 20 pesos? Ang dami mo nang mabibili sa halagang yun, eh. Nung panahon pa ng lola't lola mo yun. Kahit na, gets mo naman, di ba? Wala nang ganun ngayon. Uso na yung inflation, eh. Inflation? Ano yun? Ang inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto sa pamilihan. Hindi ba't maganda epekto nun sa ekonomiya? Oo, pero may mga sides pa rin ito na kailangan nating bigyan pansin. Ah, yun ba yung nangyari sa ano? The Great Depression? Ano naman? Ohohoy, Bugoy! Yun yung noong 1930 sa Germany. Halos oras-oras, araw-araw, tumataas yung presyo ng bilihin. Grabe naman yun, buri na lang, wala nang ganyan ngayon. No? Oo nga. Kaso, meron pa rin tayong sides na inflation. Demand pull. Ang demand pull inflation ay nagaganap kung mas mataas ang demand sa mga produkto at serbisyo kaysa sa supply na nasa pangalit. Cost push. Ang pagtaas ng mga gastusin ng production ang sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihan. Structural inflation. Ang pamahalaan ay may mga patakaran ang sinusunod sa pagpapatakbo at pagsasaayos ng ekonomiya. Ang ilang mga patakaran ng pamahalaan sa pagsasaayos ng ekonomiya ay nagdulot ng inflation. Dominic, tungkol nga pala dun sa inflation na pinag-uusapan natin kahapon, may nabasa ako tungkol sa mga dahilan at bunga nito. Ganito yun. Nangyayari ang inflation dahil sa pag-aangkat o pagkukuha ng mga hilaw na materyales sa ibang bansa dahil mas mura ito kaysa sa mga lokal na produkto. Maaari ding dumagdag ang pagtatago ng mga produkto ng mga miyembro ng kartel para bumaba ang supply nito at tumaas ang presyo. Ang di mabuting bunga ng inflasyon ay ang pang-aabuso ng mga negosyante at kahirapan sa maraming mamamayan. Dahil tumataas ang presyo ng mga bilihin, hindi matustusan ng mga mamamayan ang kanilang mga pangangailangan. Ang bunga naman ng inflasyon ay ang pagtaas ng demand. Ang mga negosyante ay hinihikayat na pataasin at pagbutihin ang produksyon bunga ng pagkakaroon ng mataas na presyo ng mga produkto. Dahil pinag-uusapan na natin ang presyo, meron tayong tinatawag na wholesale price at retail price. Ang wholesale ay tumutukoy sa maramihang pagbili ng mga produkto, habang ang retail ay tumutukoy sa konti-konting pagbili.